Magandang hapon ulit sa inyo. Ako nga pala si Sir Manny ulit. Yung nakaraan ng video ay tungkol sa window type, kung paano mag-load, kung paano gamitin yung high side para makita yung combination ng low side saka ng high side. So may mga tanong, paano naman daw yung speed type? Paano naman kuhaan ng high side yung mga speed type na wala siyang access valve sa high side kundi low side lang? So ito muna yung gagawin natin. Kadalasan pagka gumagawa tayo ng speed type, ano ba talaga ang dapat natin gawin? Minsan ginagawa ng iba, ginagawa ka agad. So itong gagawin natin, unang-una gagawa muna tayo ng diagnostic report o yung maintenance report bago natin galawin ng isang aircon, lalo na kung aircon ay tinawag sa atin na hindi siya lumalamig pero gumagana yun indoor. Madalas ang ginagawa ng technician pag pumupunta ron, tinitingnan lang, wala siyang sinusulat. So sa pagkakataon nito, kailangan natin gawin, bago ka gumawa, gagawa ka muna ng diagnostic report. So gagawa ka ng mga report kung ano yung napapansin mo. Paandarin mo yung aircon, so may susulat mo, maandar. Kung ano pa yung napansin mo, kung di lumalamig, susulat mo rin yun. Kung may naririnig kang hindi kaya-aya, isusulat mo pa rin yun. Kung meron ka naman nakita na gasgas o basag sa indoor, yung cover, ililista mo pa rin yun. Lalo na yung sa labas, kung may napansin ka sa labas na lumalagatok yung pan blade o nag-iingay yung compressor, lahat yun ililista mo yun bago mo siya galawin. Kung halos lahat na ilista mo na, yung diagnostic report mo o service maintenance report, ipapakita mo ito doon sa kliyente. Kasi ipapaliwanag mo sa kanya kung ano yung mga dapat papaliwanag mo pala sa kanya kung ano yung mga napansin mo, kung ano yung mga naisulat mo na napansin mo mga may mga depekto. Papipirmahan mo yun sa kanya, papipirmahan mo patapos mo ipaliwanag. So pagka napaliwanag muna at napirmahan na niya at sumang-ayon na siya rin sa mga napansin mong report na yun yung napansin mo, ngayon maglalagay ka naman ng gagawin mong work done, kung ano yung dapat mong gawin doon na pag-ayos. Ilalagay mo rin yun doon sa diagnosis report, yung kapaligtaran ba. Kung ano yung sira, ayusin mo siya, kung ano yung gagawin mong naayos. So yun ang dapat gawin. So yun ang dapat gawin bago natin hawakan ang isang unit. So yun iba nakakalimot, kaya minsan ang nararanasan ng iba, especially sa mga cleaning, natuwa. Hindi nila pinandar, cleaning agad. Yung binalik, ayaw mandar. Kasi hindi mo kasi sinubukan na paandarin bago mo siya cleaning. Ngayon, pagka nangyari yung ganun, ang mangyayari, nakalusot. Kamamaya, sira na yon, pinabayaran pa sa'yo. So, imbis na bayaran ka, halaga na gusto mo na cleaning, pinalitan mo ngayon yung aircon ng bago. So, ingat-ingat lang. So, umpisahan na natin yung tinatanong ng iba, paano naman daw yung speed type na walang access valve sa high side. So, papaliwanag ko sa inyo at papakita ko sa inyo kung ano yung aircon na walang access valve ng high side. So, ito po yung indoor ng aircon. Ito. So ito yung indoor ng aircon. So pakita ko sa inyo yung tinatanong ng iba na paano po yung aircon na speed type na walang access valve na walang access valve dun sa high side kundi low side lang yung may access valve. So ito. So tulad nito, ito po, ito yung aircon na indoor, wala po siyang access valve dito sa high side, kundi sa low side lang. So, paano natin gagawin
na para makita natin yung PSI ng high side pagka maglo-load tayo. So wag na muna tayo sa maglo-load. Wag na muna tayo sa maglo-load. Bigyan natin ng ano ng sitwasyon. Paano ba mag-process ng split pipe? So number one yan, tanong ko lang sa sarili ko na rin at sa iba, ano ba ang reprocess para sa air conditioning? Ito ba ay ginagamitan lang ba ng vacuum? Binabacuum lang ba? Pinapakawalan yung freon? Tapos yan, babacuumin, tapos yan, lalagyan ulit ng panibagong freon? Ganun ho ba yung pag-reprocess? Kasi yung tinuro sa amin, sa malangit tawa yung kanyang kaluluwa, at alam kong doon naman talaga siya papunta. Tinuro sa amin na reprocess, as reprocess, meron kang papalitan na dalawang uri sa loob ng aircon. Window type man yan o split type. Dito lang tayo, sa dalawang to. Window type and split type. May papalitan. Kasi sa isang dekadang umaandar ang aircon, hindi maaaring hindi siya mabarahan yung capillary tube. At hindi rin maaaring matumihan yung filter dryer ng air conditioning unit. So ito ang sitwasyon. Tulad na ito, nawala siyang access valve dun sa high side. So ito ang gagawin natin sa sitwasyon. Puno. Kumari. So dahil wala akong estudyante, papaliwanag ko na lang step by step. Kung may malimutan man ako, kayo na lamang po ang magdagdag. Okay? So ito po ang sitwasyon. Tumawag ang kliyente, hindi lumalamig ang aircon. Hindi lumalamig ang kanyang aircon, tumawag ang kliyente, yun po laging kadalasan na reklamo. So pupunta ka ron, check-in, wala nang sabi ko, gagawa ka ng diagnostic report, check-in mo muna kung paano, kung ano nangyari. Okay? Tatanungin mo yung history ng aircon, kung kailan binili ito, kung ilang taon na niyang ginagamit. Kasi nahanapin mo ngayon kung may kumakatok, kung ano, tulang mga nasabi ko muna. Okay? So ngayon, dahil hindi lumalabing nga ito, nagawin natin, siyempre pupunta tayo sa, na-check na lahat, pupunta tayo ngayon sa outdoor area, sa labas ng bahay. So dahil nito ang aircon na ito, eh hindi pa nagagalaw. Hindi pa. So ganito gagawin. Eh hindi pa siya nagagalaw, di ba? So tatanggalin yung cover, tatanggalin dati ito. Tatanggalin lahat yan. Yung cover lang, lahat. Che-check-in. Ano che-check-in mo? Kapasitor, syempre. Number one yun, bakit hindi gumagana? Number one yan, kapasitor, bago tayo pumunta sa pinaka extreme na problema niya. Kung meron man. So, kung okay naman yung kapasitor, okay yung mga wiring, hindi pa rin siya lumalamig, pinandar. So, ano na gagawin? So, ang ginagawa namin dyan, ganon. So ito yung pinaka-extreme na gagawin natin talaga. Na-check mo na lahat yung capacitor, na-check mo yung fan, check mo yung compressor, okay naman yung compressor, okay naman lahat. So wala ka naman leak na nakita, pero hindi siya lumalamig. Di ba? So ganun ang gagawin natin. So ito naman ang gagawin naman natin na solusyon doon. So ito na. So hinabaran na natin. Ito. So ito gagawin natin. Para malaman mong gumagana yung compressor, itong compressor tatanggalin mo to sa unit. Okay, na-check mo na yung capacitor, okay naman siya, okay mga wiring, okay yung pan. Ngayon, para malaman mong kung gumagana pa yung compressor dahil hindi ka naman dapat manatili pa dun sa isang testing lang, na tester lang ang gagawin mo sa compressor. So tatanggalin mo tong compressor, tong unit na to, paandarin mo siya sa pamamagitan ng kapasitor na to. Solo, paandarin mo to mag-isa. Mga 5 segundo lang. Kung malakas pa yung buga niya, kung okay pa siya. Yun to naman gagawin. Itong condenser, so alisin mo siya, pati yung evaporator, bubugahan mo naman sa ngayon ng nitro. Kasama tong capillary tube.
Saka itong filter dryer na nandito. Ito, itong filter dryer na to. Itong filter tube. So, wala sa unit to. Talagang baklas. Bubuga mo siya ng nitro. Pati yun. Pati yun evaporator. So, kung ang compressor naman ito matakbo ng maigi, ng maayos, so wala tayong problema, ibig sabihin nun, dapat natin itong palitan. Full, ano ito, usapan natin yung reprocess. Yung talagang totoong reprocess. So, pagka sinabing reprocess, itong papalitan, capillary tube, saka filter dryer. So, dito, wala ditong access valve sa high side. Makikita mo, meron ditong sobrang capillary tube na naka parang kuntil siya, doon ka maglalagay ng access valve. So lalagyan mo siya ng access valve. Sabihin natin eh, tapos ng gawin na initro lahat, isa-isa inanitro mo, maliban lang dito sa compressor. So kung tapos mo na siyang initro, yung evaporator saka yung condenser, tapos mo na siyang initro, so saka mo na siya ibalik uli. Pag binalik mo na lahat, siyempre meron ka ng access valve dito sa high side na nasa loob ng unit ng indoor. So ito yon. So ito, ito yung access valve. Ito yung access valve, ito yung filter dryer, ito yung capillary tube. So pinalitan mo na to, capillary tube, saka pinalitan mo yung filter dryer, naglagay, nag-setup ka ng access valve. So, maliban pa yun access valve dito sa labas, doon sa low side. So, ito yung high side. So, pwede mo na siyang vacuumin, dalawa. Low side, saka high side. Babacuumin mo na siya. Okay, babacuumin mo na yan. Sabay yan. Sabay vacuum. Low side, saka high side. Hindi mo pa siya tatakpan kasi binabacuum mo pa siya. Kasi maglo-load ka pa eh. Okay. So nakita niyo na yun ha. So ganun lang. So sa pag-load, siyempre gagamit nyo ng gauge. So yung nakita nyo rin kanina, isasalpak nyo to rin sa high side, ito naman sa low side for vacuuming. Okay. Pero bago yun, siyempre ina-nitro mo muna yun ang buong, yung buong unit na yun, lahat na yun. Sabay na. Iba pa yung nitro na nag-iisa sila, individual. Condenser, saka evaporator, individual. So, pag sinabing reprocess, papalitan mo lang yung dalawa ron. Capillary tube, saka filter dryer. So, tapos yan, saka mo siya assemblein uli. Assemble. Pag na-assemble mo na siya, ina-nitro mo na. Buong unit, ina-nitro mo na. Pero ang ginagawa ko dyan, habang ina-assemble siya, binabacuum na. Para yung ibang gumi, eh maalis na kagad yung mga malalaki. Okay? So ito, isasalpak mo na ito doon. For vacuum. Babacuum mo na siya. Pagkapos initro. So pagka na-initro, mga isang oras, pagloob ng isang oras, ipapahinga mo, siyempre isasarado mo itong dalawa, patapos i-vacuum, papahinga mo muna ng 10 to 15 minutes, tapos nun, saka mo siya loadan ng freon. So sa pagload ng freon, dito ka makakabasa ng standing pressure muna na hindi pa tumatakbo ang unit. Kahit anong klaseng freon ang niloload mo dyan, ng flammable o flammable, dito ka makakabasa sa low side. Ah, sa high side. Sa high side ka makakabasa dito sa kulay-kulay na to, na gauge. Hindi pa siya tumatakbo. Dito mo mababasa yung standing pressure. Pag tumatakbo na, dito naman sa kabila, combination po itong dalawang to. Kung ano yung PSI na itong kabila, dapat meron siyang combination ng PSI dito sa high side. Tulad na nakikita ninyo rito sa likod ng whiteboard ko. So, ganun lang naman. Para makuha mo yung PSI ng high side sa mga aircon na walang access valve, full reprocess talaga ang gagawin. Maglalagay, magsisetup ka na ng access valve dun sa high side. Ganun lang naman ang maring gawin.
pagka sinabi yung fully process, so magpapalit ka talaga, may papalitan ka talaga, hindi maring wala. So iwasan na natin yung sinasabi na the process, binabacuum lang, pinapakawalan yung prion, o nire-recover, tapos yan eh, ibabacuum, kakargahan. Pero hindi nyo alam, baka mamaya may leak o may barado na yung capillary tube. O kaya eh, mahina yun na yung compressor. Pero yung capacitor, okay pa. Hindi mo ba? So, ganun ang process. Yun yung mga natutunan ko tungkol sa refrigeration, hindi lang naman electrical, hindi lang naman yung tinapos ng electrical engineering, technology, kundi nag-aral din kami ng air conditioning and chemical. Siyempre, pagka sakali sa'yo may mga pinag-aaralan ka dyan. So, yun po. Ganun po yung pag-reprocess, hindi po yung reprocess na binabacuum. So, sana po, may natutunan po kayo sa mga estudyante ko na nanonood nito, pagpasok nyo sa eskwela, gagawin natin ito in Act 1. Okay? Hindi ito yung training na theory lang. May actual tayo. So, pagbalik nyo sa school, gagawin natin yung dapat natin gawin ng actual. Okay? Hanggang sa muli, ingat-ingat lang po. Lalo na sa mga nagtrabaho ng refrigeration. Refrigeration, marami pong pagbabago. May mga flammable na prio na po tayong nilulod. So, ingat-ingat lang po. So, hanggang sa muli, subscribe lang palagi. At hintayin lang sa mga susunod na araw sa mga video na maaari ko pang gawin.